Have access to Grock and the Harith. Para sa Brenny Sports, are they gonna go for Kufra this time para kontra nitong Harith na to? Hindi ko okay yan, yung Kufra. Well, other than the, kasi meron ka ng, ano, meron ka ng Grock, meron ka na rin Harith on the side of Archangel, the bouncing ball should at least control the Harith, or at least kung hindi mo ma-stop siya totally, control lang. Pushing him away from the Zaman Force, making it easier for you, for Kimi to dish out damage. Franco and Liam Ward and the crowd goes wild. Mukhang malaking tiwala ng mga viewers natin dito para sa Brenny Sports. Franco, alam natin si Payne. Like you said, sobrang consistent, sobrang accurate. 7 out of 7 bago siya magmintis. Yeah. And then he eventually landed actually like 3 more in a row after that one miss. Hindi siya namimintis actually every single time it hits. Ooh. Kaso lang, nakita natin earlier, he used the same Franco against Archangel. Pero masyadong maganda yung positioning ng Archangel. Masyadong maganda yung play nila to nullify actually that Franco. Alright, so for Archangel, we're gonna go for the Akai this time. Medyo chill muna in terms of getting to the course. Kunin muna nila dito yung mga important attacks. I think Akai, the way Archangel plays this, napaalupit ng kanyang connections with the Hurricane Dance. But not only that, it's all about the pressure from the Akai. Parang, yeah, maganda siya pag teamfights, pero yung pressure sa lane, pressure throughout the mid-game, it's actually coming from the Akai player of Archangel. Now, next set of bans, what else do we expect para sa pares sa team sa to? Hayabusa. So, nang wala na kagad yung Hayabusa ni Killuwash, so that neglects him to kill that Kimi really fast. So, kasi pag nakikita natin, like I said, yung 7-6 na yung Hayabusa, it's so easy to kill a marksman and a mage. Pwede dito mag-ban dito ng Lunox ang ang Archangel pag mawala ng mage. But Esmeralda will be open, so that's a 50-50. But I think ang pwede nilang iban dito is another tank, Minotaur. So wala nang tank dito ang Brenny Sport if they wanna have that comfort pick. Yeah. Minotaur is indeed the priority para sa Brenny Sports going back. And it will definitely be banned by Archangel themselves. Ngayon, syempre, last set of picks na to para sa pares na teams. Another tank for Brenny Sports and possibly the course from Archangel. What do we expect from both of these teams, guys? You could probably see maybe like a Kadita coming up from Bren. Okay. Wala na siya. Not a lot of tankiness. Not a lot of options here. Wala na rin yung Tams dyan. So, Belleric is definitely in the books right here for Bren kasi wala silang tanky hero. And the sustain would actually help UG stay alive habang Rina Russia ni Jay or Rina Russia ni Lusty who might actually pick up the Lunox already. Oh. Double mage, Kuya Doggy, can you actually explain to all of our viewers ano yung lakas ng sa double mage composition? So yung double mage dito, it's a good setup kasi Lunox, sabi natin pag nag-double mage ka, gusto mo talaga yung kunat but still have a lot of burst tulad ni Esmeralda, tulad ni Lunox. Pwede siyang mag-side lane if you want to. Then Harith, he can go side lane, he can destroy the turret under 2 minutes mark time. Pwede lang kunin yun. But I don't think that they're gonna pick Farsa here because pwede mag-umuha dito ng Helicart Archangel to deny that Farsa. So that's a risky hero pick if ilalockdown nila yan. But they will go for the Kufra. As mukhang, naku po, mukhang manguhula tayo ng konti dito. We're not seeing. But Brenny Sports, I think yung Kufra is a natural pick para sa kanila. Ooh, Alice. Ooh, Alice taking a page out of Signal Ultra's book. Oh, they very good versus Harith dahil meron siyang stun para makontrol nga naman yung Harith when he comes in. And of course, Kufra prevents the Chrono Dash from happening. So at least for me, this is a very solid drop for Ren Esports. Archangel, what are they looking toward para sa last pick? Maybe another fighter? Maybe perhaps? Another Helcurt, I think. Kasi alam naman natin yung Archangel, mahilig sila mag-split push eh. And getting that Helcurt would allow them na mag-split push and at the same time, kung gusto nila mag-clash, pwede sila mag-clash. About Aldous. Ooh, Joint. It fits the profile kasi technically speaking, Joint's a fighter. Back in episode season 1, medyo tanky build yung ginagawa nila but for now, it's more on the damage output. And that's great control laban sa isang Kufra. Do we like this pick at all, Kuya Doggy? I mean, nakita natin ginamit siya na ng Archangel, Joehead. They can deny basically the Kufra really easy and after that, they can just burst it pag maula na kagad yung mambibuishit. Sabi na mambibuishit sa kanila. Oh. Kasi ang Kufra, pagka napap na yung second skill, lahat ng dash, chrono dash, mawawalan ng visa. So they need that Harith
to give a lot of damage. Alright, and Johan might be able to make that Harith take over. Kumbaga, ngayon, ito na ang favorite na part mo, Kuya Togi. Well, we're gonna start with Ilustrado. I need your predictions for this first game. Who's gonna win it? Honestly, Brit. I like their lineup a lot more here. For me, medyo reactionary yung ginawa ni Archangel dito. But obviously, Panda always has a plan. So you never know. Brent, para dito kay Ilustrado. How about you, Sir Doggy? So nakita natin yung draft. Kung saan na kumuha sana sila ng assassin to deny that Kimi. I will go for Archangel. Really, really fast. Right away, kumuha sila ng assassin. Maybe a Hellcard. Like Ilustrado said, Hellcard is a good pick of dito. But then, they go for the join. I know they want to counter that Kufra, but Assassin is a must pag makuha mo yung Kimi. So I'll go for Brent Esport. Alright, Brent. Then, para kay Doggy, how about you? Kuya ni Doggy, TDZ? Lagi ako yung nag-break, pero I'll break it out sa Archangel ako this time. Yung una, sa Brent ako, but after I saw Joehead, kasi pwede niyang i-misposition yung ano, Alice once he uses ultimate. Pati yung Kimi ko sa kalimang ka-backside man siya. So it will be a nice opener for them to dish out a lot of damage, especially for the core hero. So I'll go for it. Alright, narinig nyo ang prediction ng ating panel. But again, it ain't a final if it's not a Manjin and Shinbung. So, ibibigay na natin sa malupit na tandem, Manjin and Shinbung, sina! Live from the Le Pavilion Metropolitan Park, mula sa Pasay City, kami yung magiging shoutcaster. Ako po si Shinbung, with a one for an eye! At ako naman si Manjin! At kami ang Manjin Bu tandem! Para dito sa finals ng MPL Season 3, Brand Esports versus Archangel. Here we go, paring Shinbu. Ito na ang Revenge of the Fallen storyline nitong dalawang team na to. Archangel, tanggad agad nung Season 2. Brand, heartbreaking loss nung Season 2 na rin. Here we go. Let's go. Let's start the fight. Archangel ang mapupunta sa red side, Kuya Shinbu. Pakilala ko muna, kiluwash ang Hunter X Hunter, ang Harit, si Rio, ang gagamit ng Lunox. Jay as the Akai, Lusty as the Grack, and Jeff Cutie Forever bilang ang Johan. Of course, Mr. Consistency fighting her for his family. You get Yuji here para sa ating Ayali, Sir Coscoco on the Leomord, Pain for the Franco na pinwera sa mga bands dito. Correct. You got Haze here on the Kufra and Rebo for the Kimi, pulling up the Brand Esports squad on the blue side. Day 1 pa lang, nakita na natin yung pag-shape ng meta dito dahil sa Brand Esports nung nilabas nila si Franco, the Hooker T, Kuya Shin. Five time! Sabi ni Rebo dito, aba, ikaw pala ang the fallen one, ikaw pala ang lumipat, hindi pwede sa amin yan, pare. Oo, naman, alam nyo naman si Rebo, sobrang init yan. Sa camera pa lang, pati sa mga tinatabihan. Grabe naman talaga, pare. Having that bounty rune as well, extra 100 gold para kay Kuya Rebo dito. And this is interesting, pare, because this is a Kimi na talagang gamol na gamol at nasa top lane umuesto. Nasa top lane. Oo. And the interesting part about that one, remember na on today's match, naglaban ng Red Esports tsaka Archangel. Yes, yes, the interesting yes. part pa doon is of Rebo's Kimi being very punishing against the Archangel squad. Yun nga, ang lineup dito ng Red Esports, kumbaga parang hidden, protect the Kimi lineup. Pero ito ang ejection na magaganap habang si Haze nakatago pala. Ayan si Lastikman, pinola-bola pa. Jeff, cutie talaga. Pinalamaw ng bola, tapos dun sa may bandang baba, na-pick up naman si Rodito. Muntikan, pero kuha dyan. Sana dapat yung bottom lane outer turret, though no minion wave to be available. That was very unfortunate coming out from Archangel dito. They do want to get that kill para makabawi kahit papano doon sa baba. Actually, hook pa nga ni Pain ang nag-initiate noon. So right now, because dahil dalawa na ang napapatay ni paring Rebo dito, extra 200 gold, kailangan na nilang gumalaw, kailangan na nilang mag-take ng mga objectives dito, Kuya Shinbu. At ito na nga ang sinasabi ko, paring Manjin, sanay sa isang championship match ang squad ng Brand Esports dito, namamagang embotido na nanggagaling mula kay Lusty kasama si Rio. May bawi yung arc. Grabe, puro mga bouncer pala ang mga nandito, Kuya Shinbu. Binabati ko yung mga tropa nating marshals diyan sa gilid. Isang Grock at isang Johan ang susugod sa'yo. Parang similar din yung dalawang ulti nila dito, paring Shinbu. Indeed. Isang dalawa susugod.
dalawang sugod, pang protekta sa harit, pang ejection out. Nasabi ng mga analyst natin kanina, magandang counter yung Kupra yeah. sa harit. Pero paano kung binevolleyball? Yeah. Ejecute yun. Yun na nga mga kaibigan. Of course, makakompromise yung pwestuhan niya. Siyempre, nung Kupra, Eugene na purusahan pa. Ryo, brilliant. Hindi pa ginagamit. Brother, isang mainit na atensyon. Ang nabasa ngayon kay Kiluwas, wala pa rin patay. Pero hindi. That's gonna be Coco. Nakon, mukhang nadali ng todo. And of course, reposition sila ngayon dito sa may gitna. Overextending si Kapitan Payne at si Kuya Coco dito. Just want to get that kill para lang doon sa bounty rune. Pero again, sinabi natin, Bouncer Gaming. Bouncer. Para dito sa Archangel Tres Shibu. Protektadong protektado sila dito, men. Oo, kahit ano mo baka gusto magpa-picture kay Dogs, dadaan ka muna dadaan sa Bouncer. Dadaan ka muna sa mga Marshall. Sama pa si Kuya Jay na akay din mamaya. Actually, one of the best heroes din pang control sa isang Kupra, Kuya Shin. Tulong dito, mga kaibigan, kakaibang laro to. Pinapaikot-ikutan lang siyempre ni Akay mismo yung bola ng Kupra. Although two tanks against, ayun, two tanks dealing damage to each other. Totoo. Very unlikely to translate into a kill. Mukhang magiging dalawang burst of magic damage para dito sa side ng Archangel. Ryo, having the chaos assault, it's a good counter, sabihin natin, kay Payne sa mga high HP heroes, 4.5% of the max HP ng kalaban na magiging damage. So still, kahit gano'ng katangke yung Franco dito, ang Franco kasi magpapataas talaga ng HP yan. Kasi yung second skill niya, mas sumasakit kapag mas mataas yung HP. So surety pa rin na may bawas pa rin. May balance pa rin. Against the health here. Chaos assault activated here by Ryo. Pero dun sa likod, nag-flank in ejector kagad si Coco. Oh my G, si Lasty ang natira dito. Pero makunat yan. Batobalani. Batobalani, bitch. Naku po, oy. Sabay, ilaw, atras. Yuji, hindi yata makakonnect ng matatas. Dito, yung kanyang stand towards Lasty. But of course, mabaot na lang muna bawat isa. Hindi! That's oh my G. G, napaka-snappy naman ang initiate. Pero huli comes. Hooker T! Hooker T! Parang trumpong kinuha pabalik. Pero look at the chaos bots, the chaos assault mula kay Kuya Ryo dito. Oh my G. Oh my G. We're having ourselves a ball game. One minute, one kill per minute ang nangyayaring laban. 2-3, parang Shinbu. Alam mo ano yung tempo na nangyari sa game na to? Ano? Parang yung Archangel, parang nagulat sila. Oo nga, finals na pala, finals na pala. Ito na, ito na. At yung Bren Esports nang gigigil, sabi, nasan yung mga pakpak nyo? Puputulin namin. Puputulin. Tapos parang later on, at the 3-minute mark, 4-minute mark, na-realize ng Archangel, wait, hindi mahalaga kung finals to. Hindi mahalaga. We're gonna fight as a team. We're gonna give it all. Laban lang kung laban. Speaking of laban, talagang itong si Johead natin na si Jeff Cutie Forever. Sabi niya, gusto kong lumaban dito. High and dry technique. Uh-huh. Nasa kanya, Kuya Shinbu, yung pagong box. Ito na yung sinasabi. Aliyup! Mga kaibigan, oh my G! Jeff Cutie to Ryo Aliyup. Parang Dwayne Wade Lebron lang, Kuya Shin. Sarap nung dakdak. Dakdak na dakdak. Kakasabi lang natin, lalaban sila. Yeah. Pero mukhang may laban pa. Ay, may laban pa. Ikot nga sa likod dito ng mataba na Franco. Mukhang hindi yata dadaba. No! It's gonna be completed. Archangel taking their second kill. Tunaw ang taba na puno ng bato. Gamit ang bato ni Lasty dito habang si Jeff Cutie. Grabe, this is a very, very tanky fighter, Johead. Mm-hmm. Kuya Shinbo, even though dalawang beses siya namatay, bawing-bawi siya doon sa bottom lane. Ako po, ito naman yung napansin ko. Actually, no, pundasyon ang Bren Esports. Pero mga pundasyon, konting tulak lang, madalas talaga mabilis matumba. Tignan natin. Baka tumuloy-tuloy to, yun ang problema. Kailangan huminga ng malalim ngayon dito ng Bren Esports. Huwag hayaan na, alam mo yun, busing-busingan lang sila ng Archangel. Speaking of busingan, may na-hooker na naman, pero bukang buhay siya dyan. Dahil lumikot-ikot ngayon si paring Jay, Tori lang. Tori lang, sabi dito ng Archangel. Ang kulit, no? May nahook ka na nga, Antitas. Kayo na nga yung may nahook. Kayo ba yung napasagan? Parang tinulong mo lang pasagan. Pero sabi ng Archangel dito, hindi pwede yan, Captain Payne. Napanood na namin yan sa replay. May mga nag-upload na yan kanina. Nakailang finals na kayo. Nakailang finals na kayo. Dami na nito. Dami na nitong kopya. Dami na nitong kopya. Ngayon pa lang, may kopya na to. Hindi pa tapos. Ang MPL, huwag piratahin. Ang kinikin. Totoo. Pero kung iisipin mo kasi, Kuya Shinbu, yung Bren, as much as possible, after a hook, they want to burst down a hero. Pero eto, pati yung kulog, panahon, pati yung panahon, sumasama sa hype ng laban na to. Tignan natin, sa tagal ng panahon, kumusta na nga ba ang Bren Esports dito? Goes for Jay, onto the side. Ladies and gentlemen, medyo matindi ang dagundong dito sa Maylea Pavilion, but you can actually see how Archangel is being very careful. They know that Bren Esports
pinaka-lethal sila kapag sama-sama. Totoo, totoo. They just want to protect Ribo right now. No. Hooker T na naman, the five-time champ. Can you dig it, Archangel? No. Pero sabi ni Lasty, wait a minute. Matigas. 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 Matigas ang Otabs, mga kaibigan. Habang may mga kakaiba tayong nakikita dito, Protagonist. But of course, we have to be very mindful of what we mentioned here. Base check, mga kaibigan. My and it's gonna be a death check. Din na ibigay para kay Yuji. Grabe, galawang chameleon para dito sa Archangel. The camouflage technique. Oh, man. Kuya Shinbu, pero nilabas si Barbell dito. Old Sound Road, agad the horses in the back. Oy! Sabi ni Coco dito, op! Oo, yan, tiginig palayo. At tapos sinahabol siya ni Kiluwas dito. And of course, hindi namin makaka-respond na mabilisan dito mga membro din ng Brent Esports. Though it forced out the Order of Brilliance one hook from the Lunox mula kay Ryo. This is kind of risky para sa Brent kasi they are really hoping to get hooks to shot, sabihin natin to suppress heroes gamit yung mga crowd control sila. Ang dami nilang way dito. Second skill ni Yuji, kagat ni Pain, ultimate ni Kufra, even Coco can actually crowd control Archangel. Ang nangyayari, hindi nagaganap yung gusto nilang plano. Yabby, hindi yung pro-protectile ng Silibo sa likod. Yabby, sir. And of course, Paring Manjin, ito lang din sa mga bagong nanonood ngayon. Siguro nanood lang ng MPL dito sa finals natin. Oh. Again, kaya po may Franco. Guys, ulitin ko na yung sinasabi ni Doggy. Ang Franco ay malakas na pick. Again, the stun is a sure surety lockdown mula kay Franco. Surety lockdown, walang cancel, at binabati ko lahat ng mga kids na bibili na ng Franco mamaya at gagamitin nila sa mga rank. Hindi na Tigriel. Pag nawalan ka ng tank, do you have a tank? Hindi na Leslie. Franco na. At kapag ikaw, Pinash, dahil nag-Franco pick ka, sabi mo, pang MPL ang galaw ko. Pang MPL ang galaw ko, boy. Pero eto, speaking of galaw, nagkakagalawan dito, Kuya Shin. Oop. Naku po, tingnan natin kung anong ejector na pwede may dito. But you can actually see Lusty getting trapped here. Grabe talaga si Lusty. Sobrang lading, hindi nga siya mapatumba basta hindi lang babalik. Pero ito yung backup Ryo, binuntol ni Coco at Fuka ka-atras dito. Pero ito ang mga anghel, umilipat na, nilabas ang spada. Holy Angemon! Sabi ni Kiloas dito, oh my G, hinila, kagat, kinagat ng Seven Lions! 10 minutes in, bawim-bawe, dalawang team, Reshibu. Naku, mga kaibigan, kadenang tanso mula kay Pain. Pare, every time may team fight, kapag may momentum ka, tapos lalayo na in a good distance yung Brent Esports dito. Hook sa mukha. Hook sa mukha, napakabilis lang din ng cooldown. Ilang beses na pinag-usapan ng mga tropa at din sa analyst desk kanina, yung field goal percentage ni Pain. Yabby. Yung accuracy niya dito sa mga hook, Yabby, hindi matatawaran. Around 80%, Kweshin. Paring imagination, ang madugo na rin dito at dadalayin ni Harit. Actually, it's willing to attack speed dagger. Very curious ko. Dalawang dagger, no? Ewan kung Feather of Heaven, but nakalimutan ko na yung combination na yun. Pero correct, still very bloody. He has the concentrated energy plus Calamity Reaper. Gusto ko yung ginawa ng Archangel dito eh. Talagang nasa pangalan nila eh. Magsisprint sila palipad, Kuya Shinbu. Tatlo sa kanila nakasprint. Sinabi natin kanina, walang makakapigil dun sa Brutal Massacre Ultimate ni Franco. Yeah. Pag hindi ka namatay, sprint out ka. Sprint out. Takbuhan mo. Mas mabilis pa sa kabayo, Kuya Shin. So, Feather of Heaven, available now. 4 kiluwas here. 3 core items at the 11-minute mark. Yes, guys, yes. So much farm god talaga to si Kiluwa. Yes, yes. Tama ka dyan. And standing in a 2-0-5 din si Pare Ryo dito. Uh-oh. So, nagiging effective dito yung double mage setup na meron ang side ng Archangel. At ang nasusurpress ngayon ay ang Brent Esports. Yeah, yeah. Wala pa tayong nakikitang isang magandang Tyrant's Rage. Tapos pare, kaya naman kanina pa, ang daming pumipitik kay Lasty pero hindi matuloy-tuluyan. Naka-bladed armor, naka-black eye shield din. Kaya naman so, pala. Meron pa mga leather jerkin, so todo armor lang talaga siya dito. Kaya naman pala. Eh, syempre, bato yan eh. Pare, si Pain lang ang nakikita kong grabing umatngat ng bato. Pero hindi namamatay. Look at this life, Kuya Shinbu. Lagpas 6K. Almost at the 8K mark ng buwan. Very interesting. This is the first time that we're seeing an MPL kung saan ang Brent Esports nang galing sa lower bracket. And it seems even the playstyle, they look like the challenger here. Totoo. At saka mukha, ito yung first time na sila ang tumatagilid sa game number one. Yeah. Usually, pero meron tayong kasabihan, ito lang ba ang download game na meron ng Brent Esports rin, na isusulat po sa MPL regular season. If they, kapag matatalo sila ng game number 1, dinadownload lang daw nila dahil sa game number 2, game number 3, aariba sila. Yeah. Pero sa ganitong sitwasyon, Kuya Shinbu, ang pagkakaiba dito, nung mga game number 1s nila, nung MPL regular season, may palag sila. Uh-oh. Ngayon,
parang hirap na hirap ang liit ng mapa nila, pare. Maliit na nga yung mapa. You can actually see how conservative Blend Esports is approaching this game now. You can actually see the rotations. Nobody's overextending on the first set of rush away mula doon sa kanilang base. Yes. The timer onto the Lord is around 55 seconds. And the thing here is that I think nagbago na talaga generally na playstyle yung Blend Esports. They know that they cannot force out things. So what they are doing here is waiting out for a mistake mula sa Archangel. Most likely, baka maasim na dive mula kay Rio. Isang maasim na dive at isang maganda. Mula kayo yun, syempre. Oo, medyo suki kasi yun. Tama, medyo suki lang. Pero bukod pa doon, isang magandang hook din lagi mula kay Fate. Mga limang ganon siguro. Kasi if you are running a Franco lineup, you want pick-offs, you want to initiate with the hook. Sobrang hirap. So kapag hindi nag-cooldown, pwede sila mag-back. At si Coco dito can go for the flank. Ang dilema niya, kung ipa-flank niya man yung dalawang carry na meron yung Archangel, this is a Harith. This is a Lunox. Yabby. Order Brilliance. Magiging bola lang. Yung Harith, ang daming dashes. Yabby. Pwede siya maglagay ng Zaman Force kapag ginaw siya dito ng kabayo. And so, Bren Esports, really in a tight situation. Yeah, anywhere. Anyone who wants to go near Killuwash, anyone who wants to go near Killuwash or Ryo, sasapakin lang din palayo ni Jeff Cutie. Yeah. I-ejection lang, di ba? Oo. Okay, yeah. Bit of a campaign here. I think somebody spotted there. The Akai naman. Yep, the Boss of Haze. Pinatunog lang siyempre yung Lord dito. Okay, eto na. Nagkakaroon po tayo, ladies and Lord gentlemen. Lord Siege. Cha-cha-cha dance. Ano, practice. No, lang, tinitesting si Lord. Alright, eto na. Eto ang surprise na makikita natin. Pumasok ng Pagla dito. Pumasok na din ang kabayo. Pero mula sa likod, si Kuya Ryo with the assault, boy. Oo nga mga kaibigan. Nakuha yata nila yung flak dito. Damage towards Haze. Tapos kay Yuji. Mga kaibigan na maalam na at nabuti siyempre buhay dito ni Deputy. Pero in exchange for two, at trap dito ngayon, pati si Coco, isama mo na rin yung Cobra nila. Tangin yung pila ka, consistent. Hindi makauwi si Daddy. Ayun, butik. There's the wall mula dun sa Glock, but this is clearly an easy Lord para syempre sa Ark. Pero oh my G, Rio, kakasabi mo Kuya Shin, baka siya mag-asim. Pero on that specific clash, ganda nung siya yung nagdala ng ulam. Nakailang badukin siya doon, boy. At nakita mo yung rotate. Nakita mo yung sandwich mechanic. The sandwich mechanic. Yeah, the sandwich mechanic. Yung iipitin mo yung kalaban mo, jabated lang pala yun. Oo, ginawang pala man yung Bren Esports. Ang ginibate si Jeff Cutie forever. Oh. Talagang pag tinignan mo yung mukha ni Jeff, manggigigil ka talaga. Tandaan mo, si Jeff Cutie nagpakulay na ng buhok. Sabi niya, ako na ang bagong Ultra Instinct. Ginaya na rin siya ni Panda dito na naka-Ultra Instinct form na din, Kuya Shinbu. Let's look into the items ngayon ni Paring Rio. Winter Truncheon. Oh, God. For more mobility. And Holy Crystal available as well for the Harith. Though there is also the Winter Truncheon available na din kay Alice. If ever there's a bait na na-avail dito ng Archangel against Alice, then that would be a nice bait item nga, no? Na mapapitbot mo on top of your ultimate. Lord here, I think, andali nito ma-check just because of the Kimi. Let us see ano yung setup. Tignan natin dahil sumugot na ang Lord dito. Si Paring Jay pumasok sa loob. Nagkaroon ng Grock Block pero pulado agad si Paring Jay. Then dito si Paring Lasty. May bola-bola na nagagawa si Haze. Pero ayun, wala pa rin nagkakapatay. Jack Beauty, umaamba. Nagahawakan ng tenga. Grabe talaga si Killuwash. Ubus lahat ng oro nyo. Basta kalaban nyo si Killuwash. Oh, hindi lang isa, kundi dalawa. At makikita mo mukhang may hook na magagawa. Brilliance ka agad. Under Bro, under Rio. At kera sila mismo dito. Let us see their pain. Saying is goodbye. Laban pa rin ang kapatayan. Depensa lang daw sabi ng Bren. Pero mukhang game number one. Lilipad at lilipad pa rin. Hindi, pero hindi pa tapos. Aiden over playa. Still it's over. Si Rio, he wants to correct the mistake. He's still fighting here. Oh, here comes Killuwash. Psychic through. And that is it. Clearly, game one goes to Archangel.